Hi guys, I'm Roy. At sa videong ito, pag-uusapan natin ang jigsaw. So, let's start. Yan, shoutout po sa aking kaibigan na si Sidney Velasco. Yan, siya po yung gumagawa ng mga background music ko. So, kung gusto niyo pong i-check yung mga background music na ginagamit po namin dito sa channel, check niyo lang po yung link niya sa baba. So, ano ba ang jigsaw? Itong jigsaw, ito yung ginagamit kapag magkakatay ng mga curves. Gagawa tayo ng mga pang speaker, maganda siyang gamitin kasi makapag-curve siya. Pero pwede rin naman siyang makakat ng straight cuts. Kailangan lang natin ng guide para dito. Para sa akin, ito yung kailangan ng bawat beginner. Parang kung halimbawa gusto nyo talagang pumasok tapos medyo takot kayo or tight yung budget natin, ito yung pinakamagandang starter na power tool. Unang-una, hindi siya intimidating, hindi malakas yung power niya. So, pero makakapag-cut pa rin siya. Hindi ito delikado, hindi katulad ng circular saw. Tsaka mas budget-friendly. Yung Bosch na circular saw, mga nasa 4,500, yun yung pinakamura. Tapos itong jigsaw, nasa 3,000 lang. So, mas hindi tayo takot pumasok sa woodworking. So, ito ang ating model ngayon, Bosch GST 12 volts. Halos pare-parehas naman lahat ng mga jigsaw, no? Pupunta muna tayo sa mga features nila. Una, na-adjust yung base nito, itong plate. Itong plate nito, pwede siyang mag 90 degrees. So, kung gusto natin na may design yung ating ikakat, pwede ito naka 90 degrees. Tapos, itong blade na to, dito sa model na to, madaling tanggalin. So, tapos madali rin siyang ibalik. Yan. So, kapag bibili tayo ng jigsaw, yun yung hahanapin natin. Ito yung sinasabi nilang T-shank. Kasi yung isang model ng jigsaw ay ginagamitan ng Allen wrench pa. Pag iniipit yun dito eh, kailangan higpitan. Merong screw pang higpit. So, matagal yun. Kaya ito, madali na. Tanggal, balik. Yan. Kadalasan sa mga jigsaw, meron siyang itong knob na to. Ito yung nag-a-adjust kung gaano kalaki yung kain ng blade. Una, meron siyang padiretso lang na ganyan. Tapos, i-adjust natin to. Sa number 1, medyo pag gumagano siya, paikot na, nagiging paikot. Pag sa number 3, yan, may ganun na yung kain niya. So, mas mabilis tayong makapag-cut. Kaso, ang downside naman nun, kapag yung in-adjust natin siya sa 1, 2, or 3, mangyayari, mas mabilis masira. Hindi malinis yung pagkakakat sa piece na ginagamit natin. So, itong blade natin, ito, kung makikita nyo, maliit lang siya. Pwede itong umikot na ganyan. So, kung mag-curve tayo, halimbawa, i-curve natin siya ng ganun, wala siyang support sa likuran. So, madali tayo makapag-curve. Hindi katulad ng circular saw. Pag circular saw kasi malaki, so hindi natin siya may ikot na ganun. Kapag nag-curve tayo, kailangan dahan-dahan lang kapag ililiko natin siya. Kasi kapag mabilis, may hirapan tayo. May ipit yung blade, tapos masisira yung piece natin. So, kung gusto natin mga curve cuts, wow! So, kung gusto naman natin ng bilog, ayan, bubutas tayo dito na malaking bilog. Ayan. Dito muna para mayroong mapasukan yung blade natin. Oh, diba? Meron na tayo parang bilog. Kung gusto naman natin straight cuts, kailangan na natin ng ito, straight edge. Tapos, ganyan lang, latag. Straight. Wow! So, kung gusto niyo pong gumawa ng mga ganitong project, magagawa niyo po ito sa jigsaw. Hindi po ito pwedeng gawin sa circular saw. So, kapag gusto niyo yung medyo creative side niyo, ito niyo po yung kunin niyo, jigsaw. Ito, gawa po ito ng aking misis. Ginamit sa props nung pinasal kami. Yung blade po niya is pataas ang kain. So, kailangan, kung ano po yung gusto nating magandang side, kailangan po, ayun yung nasa ilalim. Kasi kapag ayun po yung nasa ibabaw, kung ano yung maganda, nangyari po, masisira siya. Yan, magiging ganito po siya. Kapag yung nasa ilalim, yan. Ganito naman po ang magiging itsura niya. Kung mag-cut po tayo ng 45 degrees.
Pwede rin siya sa 2x4s. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any comments about po sa ating jigsaw, comment niya lang po sa baba. Tatry po natin siyang sagutin. So, yun lang po. Thank you!